Bali, alas 4 y media nang umalis kami sa bahay. At padilim pa ang paligid. Ayan. Pero nandito kami sa palayanan. Si Bossing ay mag-i-spray ng pangkuhol. Ayan, ito po yung ginamit ni Bossing na pangkuhol. Kit. Bali, meron kami ditong apat na baitang baga. Ito, Bossing, hani. At ito po ang i-spray ni Bossing. Para mamatay yung mga kuhol. Hindi ko po maipakita sa inyo dahil madilim pa po. Si Bossing po'y kumukuha ng tubig kaysa irrigation. Much, much, much later. Ayan, at tapos na po si Bossing mag-spray at ngayon naman po ay magsasabog po siya ng pataba at ang ito po yung gagamitin niya, ang pataba. Bali, ilang, may isang linggo na yung itinanim ninyo yung palay na yun. Mahigit na. Mahigit na, baka mahigit na. Bagi madaras din ha? Hindi. Ay, oh, ay, akala ko may tulay diyan, Bossing. Dahan-dahan, baka kimadulas. Walang tulay. Wala. Sabagay, mababawlaan naman at hanggang tuhod. Ibaba mo muna yung dala mo, tsaka ka umakyat. Ayan guys, magsasabog po sila ng pataba dito. Dito at saka dun sa banda roon. Bali, 7 pitak po iyang sasabugan po nila ng pataba. Ayan, bali, ang isasabog po nila ngayong pataba ay 3 sako. Oh, dito ka lang sa tabi at baka may dumaan sa sasakyan. Pagitna, gitna. Bukas ka na rito. Kasama po namin si Tatay Bianan. Ayan, bubuhati na po ulit ni Bossing ng isang sako. Dadalahin na. Ayan, may tulay na po. Kanina lang po ay tinanggal at baka maan. Ayan guys, susundan po natin si Bossing. Bali, matagal-tagal din po na hindi ako nakasama dito sa palayanan. Pero sina Bossing po, araw-araw po sila dito. Yung ipinunla po naming palay dati, ay naitanim na po siya. Hindi nga lang po ako noon nakasama pagpapatanim. At kami po yung nagpapatrabaho sa bahay, ay wala pong mag-iintindi doon. Nagpapamerienda po ako at saka nagluluto po ng mga pagkain po ng magtatrabaho. Saka meron pang isang dahilan talaga kung bakit hindi ako nakakasama dito sa palayanan. Bali, nung last time po na sumama ako ay sumakit po yung tuhod ko. Nalamigan siguro yung aking tuhod at sabi ni Bossing ay nirayuma daw ako. Ha? Oh. Pagyak ka na lang, kukunin ko kayo sa oo, mamaya. Labot natin kay Bossing. Kukunin ko kayo na. Kukunin mo pa doon. Kala ko naman ay kukain mo na itong timba. Ano niya, saray? Yan, kukain pa po pala ni Bossing yung mga yung pataba na naiwan pa doon sa tricycle. Ayan, maputik po ang daan kaya ayoko sanang magyapak pero hindi kakayanin kapag ka nakatsinelas dahil babaon yung tsinelas mo, baka malagot. Kaya yun, makayapak ulit tayo. Ayan na po ulit si Bossing ah.
Saan ka mag-uumpisa? Sa dulo. Tara guys, sama po tayo kay Bossing sa dulo. Ayan, bali naglagay na po si Bossing na yung mga pataba. Naglagay na po niya sa timba. Dalawang klase pala yan, honey, yung sima puti. Gloria 16. Tapos paghahaluin po siya ni Bossing. Ayan guys, at saan ka mag-uumpisa? Doon daw po si Bossing mag-uumpisa ang magsabog ng pataba. Medyo malayo kaya hindi na tayo sasama. At ito po, sila rin po ang gumagawa dito. At ito na yung update. Ayan, katalok na po siya. At matataas na po. Ayan. Ay, ginamat parang hindi makun siya eh. Ayan, papunta na po si Bossing doon. Ayan, ito na po yung palay. Tapos, mapapansin po ninyo, meron pong ganito. Dahil kapag ka po merong kinain ng kuhol, halimbawa, ito kinain ng kuhol, babawas po tayo dito at itatanim po ulit natin ng panibago doon. Ayan, kaya hindi po si Bossing nagpapawala ng ganito. Ayan, ayun pa po. May mga buo-buong palay. Ayun pa po. Ayun po ay panghulip po nila. Bali, ang patubig po nila dito ay nagmumula po sa irrigation. Ayan na po si Bossing, bali nakagaling na po siya doon. Papunta na po ulit si Bossing doon. Meron pong nagmamakin na doon, kaya po meron po kayong naririnig na umuugong-ugong. Pagpasensyahan nyo na po ako kung hindi ko po naipakita yung pagtatanim po ng palay. Ayan po. Ito na po, nakatanim na po yung mga binhi po natin ng palay. Noon po ay nakasama po ako ni Bossing sa pagsasabog po ng binhi. Tapos na-update ko po kayo nung lumalaki na po yung mga binhi. Pero nung mismong taniman na po ng palay, hindi po ako nakapag-vlog. Ayan, at ito na po yung update. Malaki na po yung palay. Unti-unti na po siyang lumalaki. Bali, ito po ay 216. Yung palay na yan po ay 216. At pagkaraan po ng 3 buwan, ay pwede na po siyang anihin. Ayan, sana po ay magkaroon po kami ulit ng masaganang ani. At habang si Bossing po ay nanduuhon at nagsasabog po ng pataba, ay meron po akong natanaw dito sa banda rito. Ayun, doon. Na, bali siya po ay nagtatanggal po ng mga dapog. O yun po yung mga binhi po ng palay na tinatanggal na po at itatanim na. Tara po, lapitan po natin para maipakita ko po sa inyo yung itsura po ng palay at saka ng dapog bago po siya itanim. Bale, ito nga po ay iba-iba ang may-ari. Itong isang pitak na ito, ito po ay tanim po ni na Bossing. Tapos ito po, iba na po ang may-ari nito. Kaya kung mapapansin po ninyo, mas nauna po kaming nagtanim kaysa po dito. Ito po ay parang bagong tanim pala. Tapos dito po merong mga pitak na wala pang tanim. Pero parang tataniman na po. Wow, maganda rin po ang kanilang dapog. Ayan. Iba po ang may-ari po nito. Tara po, lapitan po natin. Ito po ngayon ang talok. Bukas. Ah, bukas pa po. Ito po dito itatalok. At saka po dito, ahani, sa isang kuwan. Isang pitak.
Ayan, ganito po ang itsura ng dapog. Kapag tapo, ilang araw na po itong inyong binhi? Na ito. Adi si Otso na po. 18 days na daw po itong mga binhi nila. Ayan. Tapos yan po ay pwede na pong itanim. Ito po ay ihahanay po nila dito sa palayan para po maitanim na. At naghahasa pa po siya ng kanyang haras. Ano pong pangalan ninyo? Lito. Taga rito din po lang kayo? Oo. Yan, mag-uumpisa na po siyang. Ano pong tawag sa ganyan? Gihas. Maganda po ang kuwan. Masama nga ang tubo na ito. Ah, masama pa po. Iyan. Oo. Oh, oh. Nag-sabog na ito. Ito hindi sanay. Maganda yung itaas ko. Maganda. Mahirap gihasin. Ito. Yung pong tinatanggal ni Kuya. Kagaya po nito. Ayan, ito po ay ihahanay po diyan sa palayan para po maitanim. Abay, para yung init naman kapon yung iyay. Saan? Abay, hindi naman naanod. Naanod. Eh, naanod mo din, walang tubig. Saan? At ako naman po ay papunta muna dun sa tricycle. Kukuha ko ng tubig. Nauhaw daw si Bossing. Hindi ko nadala yung bauna namin ng tubig. Naiwan ko sa tricycle. Ako po yung may daladalang bag. Ang laman po nito ay wallet po ni Bossing. Dahil naka-tricycle nga po kami. Nasa wallet po ni Bossing yung lisensya. Ayan po si tatay. Dito naman siya sasabog ng pataba. Bali, tulong po sila ni Bossing. Dito si tatay sa medyo malapit sa kalsada. Tapos si Bossing ay doon sa bandang dulo. Ano, mauhaw? Oh, minum ka na muna. Nauhaw si Bossing. Tapos na po si Bossing magsabog ng pataba. Adi, sinaid na po niya yung nasa sako. Ayan, wala nang kalahating timba ang kanyang isasabog. Ayan guys, bali dala ko na po itong sako. Putik-puti ka na. At pupunta na tayo dun sa tricycle. Ayan,
si Tatay Ao. Mukhang relax na relax ang kanyang ginagawa. Habang sinabosing po doon ay nagsasabog ng kataba. Ay meron po akong natanaw dito na mga grupo po ng nagtatanim ng palay. Tara po, lapitan po natin para maipakita ko po sa inyo kung paano po yung pagtatanim po ng palay dito sa aming probinsya. Ayan yung pong ginagamit po niya, ang tawag po namin dito ay galadgad. Bali, ginagamit po siyang pangguhit dito po sa palayan. Para yung mga itatanim na palay po ay tuwid. Pantay-pantay po. Ito po yung itsura kapag ka naguhitan na po yung lupa. Tapos yung palay po dito po itutusok. Yan, dito po itatanim sa ganito. Doon. Para pantay-pantay po yung palay. Tapos ayan po yung mga palay na ikalat na po siya dito. Yan, ito po ay bagong tanim na palay. Yan, tingnan nyo po at tuwid po siya. Yan. Ito naman po yung tanim po ni Nabosing na palay. Ayan, tuwid po siya. Diretso hanggang dulo. Yan, kaya po ginagamitan ng galadgad para po matuwid po siya. Para kapag gagamitan po ng wither, yung panggamas po ng damo, ay hindi po madadanas po yung palay. Ayan guys, papunta na po ako sa tricycle. Natanaw ko si na bossing ay nandoon na po at nag-aantay na. Dito ko na po tatapusin itong aking vlog at maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!